Masayang araw po, mga ka-PL! Nilangaw daw ang pre-rally sa Cebu. Sabi po ng mga polboronic vlogger, yan po ang ipinapakalat nila sa mga subscriber nilang mga polboronic din. Ha? Ngayon, mga ka-PL, patutunayan po natin sa kanila na hindi nilangaw ang Cebu pre-rally. May video. Kuha po ito sa drone, ha. Sa taas. Yung pinatay na po yung ilaw at nagsindi ng kandila. Saksi ako eh. Naroon ako eh. Kalahati nung mga makikita po nating umiilaw na kandila dito sa video, mga ka-PL, eh wala pong sariling kandila. Ha, partida na. Hindi pa lahat nagkaroon ng kandila. Nandoon ako eh. Kaya ko ito nasasabi. Alam niyo naman po siguro, hindi ba, mga ka-PL? Ito, patutunayan natin dito sa mga polboronic vlogger at follower nila. Okay? Pero bago ko po simulan itong video, makikisuyo po muna sa mga ka-DTS natin dyan na hindi pa po nakapindot at naka okay, baka naman, at paki pindot mo na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan na i-share niyo na rin yung video na to, mga ka-PL, para makita po ng mga polboronic vlogger at ng mga polboronic supporter nila. Ayos. O, ito na yung video. Huwag na natin tagalan. Sinungaling niya mga yan eh. Makapanira lang eh. Alam naman siguro nila eh, na hindi nilangaw. Pero, talagang sinasabi ho nila sa mga polboronic supporter din nila. O, ito na ho. May isa na magbabahan. The Lord forgive us. Pagpapatawad. Hindi tayo angat sa buhay kung maging galit. Hindi tayo angat sa buhay kung tayo nagluloko. The Lord, you saw us, that you saw the people behind. The Lord forgive us, but the power, we keep our hearts away from the enemy. 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 Ano kayo ngayon, mga polboronic vlogger, mga polboronic subscriber na mula ang kasadya ground sa Cebu City? Diba si Kuya Will po yung nagsabi na pakipatay yung ilaw bago sindihan yung kandila? Yun. Diba? Namula sa dami ng tao. Kalahati pa lang yun. Kasi kalahati lang ang may bit-bit na kandila at kanya-kanyang biling kandila, yun ha. Hindi yun mayroong isang grupo na nagbit-bit ng isang katerbang kandila para ipamigay doon sa mga attendees. Hindi ganun. Oh, kanya-kanyang bit-bit ng kandila. Kung lima kayo magkakabarkada, magbit-bit kayo ng kandila, kanya-kanya. Ganun. Ganun sinuportahan ng mga taga Cebu ang pre-rally. Hindi nyo kasi alam, kayong mga nagpapakalat na nilangaw ang pre-rally kasi wala kayo doon sa lugar. Kami, naroon kami. Huwag kayong sinungaling. Huwag nyong nilalansi isip ng mga taga-suporta ninyo o mga subscriber ninyo. Ginagawa kayong, oy kayo ha, kayong mga subscriber ng mga polboronic vlogger, ginagawa kayong tanga. Sino nakakaalam? Eh kami naroon eh. Naroon ba yun sila? Paano nilangaw? Mga ano talaga to, mga sinungaling, parehas kayo ng ay nasa kongreso. Buhayan na, sinungaling pa. O ngayon, kakamustahin ko naman yung pa-concert ni Da Junior. Ha? Eto, may kwento ko, mga kababayan, mga ka-PL. Nung naroon kami sa San Pedro Port, harap po ng San Pedro Port,
Meron pong concert. Nagtanong ako, buwan-buwan ba ito ginagawa, sir? Sabi nila, hindi. Yun lang yun. Yun po yung pantapat nila. Salin, Cebu Prayer Rally. Natandaan nyo po, na-content ko, na meron silang isasabay na concert sa Cebu Prayer Rally. Oh, kamusta? Pinag-usapan pa ng mainstream media. Kayo ang nilangaw. Nilangaw ang concert ni The Junior. Oh. Unahin pa ba ng tao yung makiparty-party sa concert? Ang tiyan kumakalam. Ah, yan ba yung panlunas ni The Junior sa gutom ni Juan, ni ng mga Pilipino na lang. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan. Oh, di ba? Yan ba yung panlunas? Mabubusog sila dyan sa pa-concert ni The Junior? Oh. Eh, yung mga kabataan nga eh, na mahihilig sa concert, hindi nga pumunta, hindi pinag-usapan sa mainstream media. Kasi, ang hinahangad ng mga kababayan natin ay ang presyo ng mga bilihin, The Junior. Gising-gising, The Junior. Abay, natutulog ka na naman sa pansitan. Dinadaan mo ang mga kababayan natin sa pag-concert-concert, hindi mo mauuto ang Pilipino. Pagpupunta ng palengke, bigas 60 pesos. Galunggong, magto 200 na ang kilo. Anak ng patola. Tapos idadaan mo sa concert. Tapos sasabihin pa ng mga pulboronic vlogger mong nilangaw ang prayer rally. Nasaan yung nilangaw na pangaraming taong? Tatanga nyo! Ha? Yung pa-concert ni The Junior ang nilangaw. Aminin natin, hindi nga kinover ng mainstream media eh. Oh, napakarami ninyong mainstream media, hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan nila. Samantala, yung Cebu Prayer Rally, ang nangungunang mainstream media doon, SMNI. Ah, pero pinag-usapan ng mga kababayan natin, ha? Ang Cebu Prayer Rally. Kasi nga naman, may mga kaprasong pasabog. Si tatay at saka si Baste, kulang pa yun. Ha? Meron pang darating na maraming prayer rally. Tandaan nyo yan. Hanggat hindi ninyo itinitigil yung People's Initiative na yan, magpapatuloy ang hakbang ng maisog prayer rally. Ah, nilangaw ang pa-concert ni The Junior. Ha? Yung nilangaw yung pa-concert nila, ibinibintang nila sa Cebu Prayer Rally. Yan po ang ugali nila, mga kababayan. Yung kahihiyan ho nila, yung dumi po nila, ipupunas nila sa kalaban. Para nga naman hindi sila mapahiya, kasi pahiyang-pahiya na kayo. Ultimo sa presyo ng bigas, hindi nyo kayang ibaba. Oh, mas lalo kayong mapapahiya rito sa babasahin ko. Survey po ito ng Okta Research. The Junior, mahiya-hiya ka. Unang konti yan para maipakita ko sa inyo. O ito, basahin ko. Ayan, ipakita ko. Ayan. O ano sabi dyan? O. Okta poll. Self-rated hunger among Pinoys rises to 14% or 3.7 million families. Kailan ito? Inilabas ng Okta, January 26, makikita nyo naman, no? 2024. O, meron pang oras, 10:54 a.m. Dumarami ang mga kababayan nating nagugutom. The Junior, natutulog ka pa rin sa pansitan. Aba, galaw-galaw ho. Ha? Tugunan ninyo yung ating mga kababayan, magbigay kayo ng trabaho. Hindi yung bigas ang ibibigay ninyo. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw hanggang isang linggo, mauubos ninyong bigas na ibinibigay ninyo. Ano, sasanayan nyo ang tao sa ayuda, sa hingi.
Abay, sanayin po natin yung ating mga kababayan na magtrabaho. Yun po ang pinakamainam na solusyon. Wala kayong maibigay na trabaho. Bakit? Kasi, yung mga investor, palpak. Kasi, pledge lang lahat. Pangako lang yun na mga malalaking investor, ng mga nakakausap ninyo. Pinangakuan lang kayo. Nang malaman ang baho ng bansa natin, ayun, nagsiatrasan. Oh, kaya, walang mga bagong investor o foreign investor na namumuhunan sa ating bansa. Kasi natatakot sila. Baka nga naman, tumaob lang yung negosyo nila. Kaya yung mga kababayan natin, walang trabaho. Tumataas ang bilang ng mga kababayan nating nagugutom. Dayunyor, gawan mo ng paraan ito. Alin? Ito naman, PL ah. May ginagawa naman kami paraan. Alin? Yung ayuda? Hindi yan. Ha? Tulungan nyo ang mga magsasaka para magmura ang presyo ng bigas. Isa yan na pangunahin dapat ninyong tugunan. O, diba? O, isang tanong pa. Mga kababayan, mga ka-PL, mga ka-DDS, paki-comment po kung sino talaga ang nilangaw. Pa-concert ni Dayunyor o ang Cebu Prayer Rally? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.